Pumasok lamang si Clea ng mga oras at naabutan sila sa posisyong hindi inaasahan. Anong ginagawa niyo? Ikaw naman ang babae ka, mga agaw. Sinugod ni Clea sa Natanya. Hindi dito alam na nagkaisa sa nang dalawa. Stop it, Clea. Sigaw ni Augustus. Ikaw malandi, I am the legal wife here. Sigaw ni Natanya at nagsabon ang tanang dalawa. You two, stop. Sigaw ni Augustus sabay na pamagitna sa dalawa. Kapag ganap na ganap ang dalawa sa roles nila. Nakalimutan ni Natanya kung sino talaga si Clea. Talagang kinilaro niya ang pag-acting at pagdadamot sa asawa niya si Augustus. Ipinagtatagal mo pa ang babaeng yan, babe? Tanong ni Clea at tinuro siya nito. Ipagtatagal na talaga ako because I am his wife. Eh ikaw, you're just his cousin, right? Natahimik si Clea, tumingin sa pinsang si Augustus. Napasampal ito sa noo at sa naman, inayos ang suot niyang damit na nagusot. Alam na niya? How? Teka, nag-aayos na kayo? Tanong ni Clea. Bigla, tila naging boses lalaki to. Napasok rin naman ang buhok sa Natanya. Naiilang na tumingin kay Clea. That's what I want to say, pero sugod ka ng sugod. What if you really hurt her? Inis sa tanong ni Augustus. Eh sorry naman, hindi ka naman kasi nagsalita ka agad. Humarap ito kay Natanya. I'm sorry, Bards. Hindi ko naman sinasadya. Sayang lang kasi ang racket ko dito kay Augustus. Malaking pera rin yun. Sorry din. Nadala ako sa pag-acting. Tugon ni Natanya. Wala yun. Galing mo nga eh. Pero teka, paano kayo nagkaayos? Paano man nalaman na walang amnesia tong gagong to? Clea, your words. Sabay ni Augustus. Shut up. Di ka kausap ko. So, paano nga? I told him na pinagbalit ko siya kay Teo. Ay, takot din palang gago. May plano ka pang nalalaman ha. Ngayon ikaw tuloy yung kusa ng labas ng baho mo. Natatawang tugon ito. Oh, siya aalis na ako. Sisimulan ko lang walang silang pera na kurakot ko sa'yo. Nagkatinginan silang dalawa ni Augustus. Sabay humagalpak ng tawa. Augustus hugged her tight. Sa wakas, ipinagpatuloy na doon kanina. Panalo siya. Bulong ni Augustus sa kanyang tenga na siyang nakapagbatas ng balihibo niya. No, we're here at the hospital. Sabay niya rito. And this is a great place, right? Ayaw mo ba nun? New place. New experience. Augustus? Sabay niya rito na unti-unting kumilos ang dalawang kamay nito habang hinahaplos ang kanyang katawan. Augustus? I miss you, honey. I miss you. Halos mapalandag ng talon si Natanya na makarinig sila na sunod-sunod na katok mula sa pintuan. Natanya, are you still there? Okay ka lang ba dyan? Tanong ni Teo. Get out of there, Teo. Sigaw ni Augustus. Napatikam na mabibig si Augustus ang silin ni Natanya ang labi nito. From now on, you will not call him bastard. He's good. Trust me, he cares for you. Malumanin na sambit ni Natanya. Susundin mo ko o wala magagirap na action ngayon? Natatawang tanong nito. That's unfair. Then don't. Akmang maglalakad na. Si Natanya nang hilaan siyang muli nito. Okay, okay. Damn it, wife. Dr. Gonzales, pinatatawag ka po ni Dr. Finn. Boses yun ni Nurse Joy. Nagkatingin sa silang dalawang mag-asawa. I guess it's not your lucky day, Augustus. Mabilis na naglakad si Natanya palabas ng kwartong yun. Wait, what? No, wife. Damn it. Narinig niyang sigaw ni Augustus dahil na ng pangiti niya. Ngayon niya masala na patunayan na hindi rin niya talaga kayang bitawan ang asawa ng ganun na lamang. Kahit pa sasabihin totoong nakalimutan siya nito, mananatili pa rin siya sa tabi ni Augustus hanggang sa maalala siya nito. I will always love making love with you, wife. Hinalikan ni Augustus ang asawa na mahimbing na natutulog dahil sa pagod at mainit na bakbakan nilang dalawa. Isang linggo na simula na makauwi siya sa bahay. They talked about the last issue they had. Mukhang maling-mali nga siya sa part na paalisin ito basta na lang sa trabaho. Pero hindi niya maiwasang hindi matakot kung sakaling iwan nga siya ni Natanya. Kung sakaling malaman nito ang mga sekreto niya. Tinitigan niya ang mukha ni Natanya dahil tila ba kinakabisado ang bawat anggulo ng mukha nito. She is really a gorgeous woman sa kahit ano anggulo ito tingnan. Tulog man, pagod, galit o kahit sa parang seryoso ito. Hindi rin niya alam kung anong klaseng meron siya nararamdaman para dito. But he is scared of it. Ang dami niyang kinatatakutan. Higit sa lahat ang takot akong lukoy no iwan sa namabaing mamahalin niya. Wala siyang minamahal. Hindi alam kung paano o anong ibig sabihin ng pagmamahal. Matagal niyang ikinulong ang sarili sa isang kwarto. Natanging siya at kadiliman lamang ang naroon. Kadiliman na nagsisilbing yumakap sa kanya ng mga panahong walang-wala siya. Ng mga panahong mismong pamilya niya ang nagsisinungaling at nagtataksil sa kanya. Tila balik-balik sa nakaraan ng kanyang mga laala.
Nang mga panahong bata pa sila, nung panahong sandigan nila Teo ang isa't isa. Kuya Augustus, let's play! Nakangiting ayan ng batang si Teo. Mabilis kinuha ni Augustus ang sasakyan niyang laruan na ni remote control. Alika dito, Teo. Paunahan tayo. Masaya ang dalawang bata habang naglalaro. Walang problemang iniisip. Dumating ang araw na kapwa na sila pumasok sa eskwelahan bilang elementarya. Oh, bakit ka umiiyak, Teo? Tanong ng batang si Augustus na makita sila sa waiting area at iniintay ang sundo nila. Inaway kasi ako na isa sa mga kaklase ko eh. Ninakaw niya pa pati baon ko. Umiiyak na tago nito. Bakit di ka lumaban? Eh natatakot ako kuya Augustus si eh. He's big na kasi. Galit na hinawakan ni Augustus ang kamay ni Teo. Huwag ka mag-alala. Bukas sa bukas babalikan ko siya. Stop crying na. Hindi ba't big boy na tayo? Tumango naman si Teo. Tinupad ni Augustus ang pinangako niyang paghihigante sa kaklase nitong bully. Wala siyang pakialam kahit pa pinatatawag ng principal ang mommy niya. Basta't para kay Teo, maninindigan siya. Nang tumuntong sila ng high school dito, unti-unti napapansin ni Augustus ang masyadong closes ng kanyang auntie Alicia sa kanyang daddy. Ang dati para sa kanyang simpleng gesture lamang ng daddy niya towards Teo, nagkaroon ng kahulugan. Nakaramdam siya ng selos at tuwing kung anong meron siya, meron din palagi para kay Teo. He distanced himself bago pa siya makasakit or masaktan si Teo na ayaw niyang mangyari. Mommy Ali, where's Kuya Augustus? Hindi na po kami halos nagkikita sa school naman, parang iniiwasan niya po ako. Baka sa boses si Teo ang lungkot, but he remained to hide behind the door. Maybe he's so busy at school, that's why he has no time to get along with you. Pagdadahilan ng mommy niya. But she knows why. Don't worry, I will tell him na dumaan dito sa bahay. Okay, Mommy Ali, thank you. Nang makalis na si Teo, lumabas si Augustus sa pinagtataguan niya. Malungkot na lapitan siya ng mommy niya at niyakap siya nito. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya mayroon talagang mali. Gusto niyang kausapin si Teo na para bang pinipigilan niyang instinct niya. Dumediretso muna sa library room ang daddy niya bago ito matulog. Kaya naman iniintay niya ang daddy niya sa library room nito dahil kinabukasan birthday na niya. His dad always had a gift for him before this day. Kaya excited siya kahit papaano kung ano regalo ito ngayong 15th birthday niya. Gusto rin niya itong gulatin kaya nagtago siya sa ilalim ng lamesa nito. Pero hindi niya namalay nakatulog siya sa ilalim ng desk nito. Naalimpungatan lamang siya na makarinig na ilang pagbagsak ng gamit at tila ilang nakakailang na mga hilinghing. Naglakas loob siya at dahan-dahang tumayo. Mula sa liwanag ng buwan, kitang-kita niya ang kanyang daddy na may kasiping na babae. And that woman is not his mother. Muli siya naglakas loob at binuksan ang ilang ilaw. To his shock, it was his Auntie Alicia, his mother's sister. Tila hindi pa rin napapansin ang dalawang presensya niya. Kaya naman nagsalita na siya. You two, nakakasuka kayo. Doon pa lang tumigil ang dalawa at nagulat sa nakitang naroon siya. Mabilis tinakpan ng Auntie Alicia niyang kanyang katawan. Isinarado naman kaagad ng daddy niyang zipper ng pants ito. Hindi na namalayan ni Augustus ang bilang pagkilos niya at kaagad na sinuntok ang daddy niya. Oh my gosh, Augustus! Gulat na sigaw ni Auntie Alicia niya. Hindi niya ito pinansin at sa halip, hinawakan ito sa braso at kinaladkan palabas sa library room. Wala nagawa ang daddy niya dahil sa matinding galit niya, talagang nagdidilim ang paningin niya. Just then, when they entered the living room, nagulat ang mommy niya pati na si Teo na kasalukoy nag-aayos ng mga disenyo para sa party. Walang awa niyang inihagis sa lapag ang hubad na katawan ni Auntie Alicia niya. Augustus! Sigaw ng mommy niya. Why did you do that? Gulat pa rin ang mommy niya pero mas gulat ito. That whore woman is having sex with dad. I saw them with my own eyes. I will make sure she will rot in jail. If not, I will kill her instead. Mommy! Natatakot na sabi ni Teo. Augustus, calm down, his daddy said. How would I fucking calm down? You are a traitor, a cheater, an asshole. Lumapit siya sa kanyang mommy at niyakap to. Lumayas kayo dito, sigaw niya sa mga ito. Umiiyak ang Auntie Alicia niya habang yakap niya sa Teo. This is my house. You have no... I have the right because as of now, I will call the police at makukulong kayo dalawa. And trust me, sisiguraduhin kong mabubulok kayo sa kulungan. Augustus, stop! Nangihinang sambit ng mommy niya habang umiiyak at lalo nadudurog ang puso niya. I'm sorry, Augustus. I'm sorry, Alicia. I'm sorry. Humihinging tawad nito nang habang umiiyak. No, ma'am. Hindi naman totoong sinasabi ni Kuya Augustus, di ba? Sambit ni Teo pero hindi sumagot ang mommy nito. Nang matapos ng kaguluhang to. Oo, may relasyon kami ni Alicia. I'm sorry, Allison. I'm sorry, Augustus. At kailangan niyo rin malaman lahat. Teo is my son.
Nang sandaling yun, biglang nawala ng malay ang mami niya. Pero mas pinakamasakit sa lahat, nagawa kagad itong patawarin ang daddy niya. Yun ba ang tinatawag na pagmamahal? Handang patawarin ang taong halos ilang taong niloko ka at sariling kapatid mo pa. Hindi lang yun, dahil nagbunga pa ang kababoy nila and that's Theo. And his rare condition came after that. Augustus? Napabalik siya sa kasalukuyan nang maramdaman niyang haplo si Natanya sa kanyang braso. Pero hindi yun sa dahilang nasasaktan siya kundi sa matinding galit na nararamdaman niya. Are you okay? Tanong ng asawa niya. Yes, of course, I am. You're crying. What happened? May masakit ba sa'yo? Baka sa boses ito ang pag-aalala. Oo, may masakit sa akin. Hindi ko na nga matis ang sakit kaya naiiyak na lang ako. Ha? Saan? Tell me. Nadali na ba kita sa ospital? No need. Nandito naman ang gamot ko. Napangiti si Augustus at kinuha kami ni Natanya at nilala iyon sa kanyang sandatang sumasalulong muli at buhay na buhay. Diyan ang masakit at ikaw ang gamot ko. Augustus, you perv! Sigaw ni Natanya. Natatawa na lamang siya sa naging reaksyon ng asawa at wala na ito nagawa pa ng sakupin niyang labin ito. Nagtungo siya sa bahay ng mga numugal niya upang pag-usapan kung paano gagawin ang celebration. Natanya, wala kaming tutol kung gumawa tayo ng sorpresa para kay Augustus. Tumingin si Mommy Ali sa asawa nito. In fact, I would love that. But Augustus hates his birthday since his 15th birthday. Nagulat ako dahil sa narinig. Bakit naman po? Is there anything bad that happened before? Napansin ko ang pagbabago ng emosyonalidad ni Terence. Masasabi ko ngayon na may konting guilt at lungkot sa mga mata niya. May hindi ba ako alam bukod sa pagitan ni Theo at Augustus? May kinalaman ba ito sa panuloko ng daddy nila? Ano nga bang buong kwento? Iha, sa tingin ko hindi dapat kami magkwento tungkol sa nangyari sa nakaraan. Matagal na yon. Pero sa tingin ko si Augustus dapat na mag-open sa'yo. Dahil bilang mag-asawa, wala dapat kayo nililihim sa isa't isa. Sambit ni Daddy Terence. Tama si Daddy. Hindi ko basta dapat itanong sa iba ang tungkol sa asawa ko. Pero sasagutin niya kaya kung sakaling itanong ko. Mahirap basahin si Augustus. Minsan magugulat ka na lang, galit pala sa'yo. Mahirap naman namang hula. Pero Mom and Dad, sana po suportahan niyo pa rin po ako. Gusto ko pong ituloy ang sorpresa. I will deal with him po. Trust me, hindi po siya magagalit o makakatanggi. Napangiti naman si Mommy Ali. Thank you for being there. I know naging mahirap sa inyo negosyo sa simula, pero ngayon, matututunan mo rin siyang mahalin. Salamat, Natanya. Akala ko talagang di ko na siya makikita maging masaya. Nag-aalangan akong umiti. Mahalin? Mahal ko na nga ba siya? Hindi ako kumbinsido sa sinabi ni Mommy Ali. Basta't ang alam ko lang masaya ako nagkaayos na kami. Masaya akong kasama siya. Nagpaalam na ako umalis para mamili ng grocery namin dahil hanggang ngayon, wala pa rin kami nakukuha ang kapalit ni Manong Sonia. Simula nang bumalik si Augustus ng tatlong buwan na mawala ito at umuwi na probinsya si Manong Sonia dahil namatay ang kapatid nito. Hanggang sa nag-update na lamang itong mananatili nito sa probinsya upang gabayan ang mga naulilan nitong mga anak. Kinuha ko ang listahan ng mga bibilhin ko. Sisiguraduhin kong tama at sakto lang ang bibilhin ko dahil gusto ko mag-budget. May gusto kasi akong bilhin na gamit for Augustus and I will use my own money for that. Habang namimili ako sa vegetable area, nahagip ng paningin ko isang pamilyar na figura. Parang si Augustus na nakita kong yun. Habang may tulak-tulak itong basket at may kasamang babae. Habang tulak-tulak din ito isang babae ng baby stroller. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako dahil sa pagod o puyan. Imposible naman kasing si Augustus yon, dahil nasa site ito sa ngayon. Naalala ko pa na maaga nagpaalam si Augustus sa akin para magtungo siya sa site at mayaayusin mismo sa Dream Builders. Binitawan ko ang patatas na hawak ko, inilagay ko sa cart. Hindi ako mapapanatag at hindi ko nalalaman kung si Augustus nga ba yon. Sinundan ko ang babae hanggang sa baby's needs area. Looks like they're looking for the baby's needs. Hindi ako nagpapahalatang sinusundan ko ang mga ito at kunwari tumitingin din ako ng mga gamit ng baby. Hanggang sa hindi ko na namalayan, nag-e-enjoy na akong bumili ng mga gamit ng baby at tinalagay ko na yon sa basket. Nakalimutan ko na kung ano talagang motibo ko kung bakit ako nasa area na yon. Na makita ko isang pares sa mittens, biglang napangiti ako. Napaka-cute! Sunod-sunod ako na magkakapares sa mga damit ng baby. Naalala ko bigla si Clara. Kamusta na kaya siya? Kamusta na kaya ang baby niya? Naisip ko, magandang ideya. Kinuha ko lahat ng magagandang pares sa pang baby boy para sa baby ni Clara. I would love to give this to her baby. Sayang nga lang at hindi na ito nakita ng araw na isilang ito. Pero sure naman ako na gwapong baby dahil hindi maikakailang maganda rin si Clara. Ate Natanya?
Napalingon ako sa aking likuran nang marinig ko isang pamilya ng boses ang tumawag sa pangalan ko. Gulat akong nakita si Dina. She's wearing a dress that looks like the girl I forgot to follow. Napatingin ako sa baby stroller na hawak nito, ngunit walang baby doon at may tag price pa ito. Kung siya ang babaeng nakita ko kanina, ibig sabihin, sino yung lalaking kasama niya? Parang sumikip ang dibdib ko. Posible nga ba na si Augustus yun? Pero magagawa niya ba ulit na lokohin ako? Looks like you're enjoying baby buying things. Huh? Tanong nito. And why do you care? Ay oo nga pala. Wala naman akong dapat pakialaman eh. Pero ako, hindi mo ba tatanungin kung bakit ako nandito? Holding this baby stroller and oops, a baby crib? Napatiimbagang ako habang sumilay ang peking ngiti sa aking labi. No way. Is she pregnant? But with whom? Ayokong isipin na kay Augustus yun. Masasaktan lang ako. No need. Wala rin naman akong pakialam. Sige, mauna na ako at madami pa akong bibilhin. Kawawa ka naman. Bumibili ka ng gamit ng baby mo mag-isa. Where is your so-called husband? Pangaasar pa nito. Nginitian ko ito ng malawak. Ang ngiti ko yun dahil nakala niyang buntis ako. Pero hindi ko alam kung magsasalita pa ito. Are you sure? Kasabay nito ang pagtulog ng cellphone ni Dina. Oh, my boyfriend is calling. Sinama niya kasi ako mamili ng gamit ng baby namin. Maybe you can meet him soon. Ay, baka kilala mo nga pala. Naglakad si Dina papalayo sa akin. Ngunit narinig ko pang pagsagot ito sa tawag. Where are you, babe? May alaman ang bawat salitang binitawan nito. Napakayum ako sa aking kamao. Nanginig ang dalawang tuhod ko. Hindi ko magawang ilakad ang mga paa ko. Pakiramdam ko unti-unting tutulong luha ko. Para mapanatag, tinawagan ko ang cellphone ni Augustus but he is in another call. Just then my world stopped. Is he the father of Dina's child? Wala sa sariling binayaran ko ang pinamili ko at nagmaneho. Kamuntik pa ako mabunggo dahil sa panginginig ng mga daliri ko. Buti na lamang at nahinto ko ang kotse sa gilid. Doon ay binuhos ko ang sakit na naramdaman ko. Wala akong ginawa kundi umiyak ng umiyak. Ano ang gagawin ko? Kung si Augustus nga ang kasama ni Dina. Paniguradong hindi aamin si Augustus. Basta ko na lamang iniwan sa kusina mga pinamili ko. To have peace of mind, umuwi ako sa dating apartment na tinutuluyan ko. Yung lugar ko saan ako nakakita ng kapanatagan. Yun ang naging sandalan ko sa lahat ng bigat na naranasan ko noon. And I need my peace right now. Augustus, POV. Napakunot ako na noo habang nagmamaneho ako, papalapit sa bahay. Walang ilaw. Nakapatay pa lahat ng ilaw. Where is my wife? Hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng kaba. Mabilis akong bumaba ng kotse at tinitingnan ko ang kotse nito. May mga naiwan pa itong pinamiling groceries. Binuksan ko ang lahat ng mga ilaw. I'm home, Natanya. Wife, where are you? Nagtungo ako sa kitchen, pero tayong mga pinamili lang nito nandoon. Mabilis akong umakit patungo sa kwarto namin ngunit wala rin ito doon. Nahampas ko ang aking palad sa pintuan. Where is my wife? Mabilis ako nagtipa sa cellphone ko upang tawagan siya ngunit out of coverage area ang cellphone nito. Napahilamos ako sa aking mukha. Lalong mas tumindi ang masamang kutob ko. Huwag naman sanang malaman niya kung anong ginawa ko kanina. Sunod na tinawagan ko yung kaibigan nitong si Izzy. Hello, Papi Augustus? Where's Natanya? Gabi na pero wala siya sa bahay. I don't know. Maaga siya nag-out kanina. Are you sure? Her phone is out of coverage area. Nag-aalala ako para sa kanya. Oo, sigurado ko. Baka naman namasyal lang. Namasyal ng gabi? Na siya lang mag-isa? Ewan, sinubukan ko na lang din ang tawagan. Tinawagan ko rin si Claude para magtungo ito sa police station upang i-report na nawawalang asawa ko. Tinignan ko ang mga gamit ito pero kompleto naman. Sunod kong tinignan ang email ito sa laptop ngunit wala rin namang kakaiba. Nang bumaba ulit ako nagtungo sa kitchen, napatingin ako sa mga pinamili nito. Gamit ng baby to ha. Bakit namili naman to ng ganun? Naalala ko naman ang nangyari kanina. Is she also pregnant? No, I need to find her.